Galaw daw kay harot-harot tingnan, maliksi di mapigil ang gaslaw. Galaw gaw ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Sabi ko, kasi kaibigyan ko ito si Louis Sebastian eh. Siya ang overall spokesperson ng social security kaya system. Kay Pangulong Duterte, kasi nakita naman po ninyo yung pinanggalingan po ng itong ating diskusyon nito. Pero ang bottom line po kasi talaga, bilang SSS, sabi nga namin, ang mandato naman talaga po namin is to promote social justice by providing meaningful benefits. At the end of the day, yun po yung aming mandato. Kailangan po ang pag-aalaga, tama po siya doon, ang sinabi po yan ng Pangulong Duterte, both for the elderly and our members. Kaya po naging responsable talaga yung desisyon niya, na win-win po, hindi po talaga kayang 2,000, naintindihan po yun ni Pangulong Duterte. Salamat din po, nakita din po ng ating mga kausap yan ng mga senior citizens group din po, na kaya nga po, natuwa rin sila na, sige, 1,000 po muna. So, by Valentine's Day, ay mayroon po kayong pamasko. Dahil po, meron po additional benefit na 1,000 para po sa ating, na-unsyami lang po ng konti, naantay lang po ng konti. Kasi nakita niyo naman po yung mga pag-uusap. May mga mas malalaki po palang issue tayo na dapat i-consider. Kaya nagpapasalamat din naman kami sa economic managers all sabagay, pag nakita naman po ninyo yung naging diskusyon, ano po. Pero tama rin naman po sila na dapat, pwede rin po kasi naapektuhan talaga ang term nila is international credit rating. Yun, mas malalim na pong economic perspective yung ibinigay sa atin ng economic managers. So, yun po pala may epekto rin sa ating buong bansa. So, kaya po, ang naging decision po ni Pangulong Duterte talaga, tulungan ang ating mga pensioners, bigyan po sila ng 1,000 pension night, gaya po ng hiningi po ng, gaya po yan ng ating pinakiusap sa ating pong mga mababatas na initially po, di po ba ang kanila pong isinusulong mas 2,000. Sinasabi naman po natin dyan, basta may karagdagang pondo, kakailangan naman po, pero hindi rin naman po nalagyan ng pondo. So, ito pong sa current administration, nagawan po ng win-win. January po, yung effectivity ng ating pension hike, yun naman pong ating mga members na actively paying ngayon, sila naman po ay garantisadong pagdating ng araw, sila po ay may matatanggap din na pension dahil po dun sa contribution rate hike natin na by May 2017, 1.5% lamang po yan. Maliit lamang po yan. Mamaya pagpaliwanag ko po yan sa inyo. Pero at the same time po, itinaas din ni Pangulo yung pong ating monthly salary credit. Yung pong monthly salary credit, yung po ang batayan ng computation ng benefits sa SSS. So, parang pagdating po rin pa ng araw, ang computation naman ng benefits ng ating pong mga members na magre-retire po in the future, mas mataas na rin. Kasi naiaahabol po yung monthly salary credit na yan po ang batayan sa batas natin ng computation ng, for example, po, pension. Yan. So, win-win. Lilinawin ko lamang po, no, yung pong contribution rate hike ay hindi po yan para pampondo yung pong additional benefit natin na 1,000 para po sa ating mga pension, mga pensioners. Kaya po i-absorb yan ng pondo natin, gaya po ng sinabi natin, hanggang 2032, nang wala pong galawan, kaya po natin i-absorb yan. Kaya lamang po, yung pong contribution rate hike, kailangan po natin ipatupad yan bilang bahagi ng continuous reforms sa ating pension plan. Kasi naman po, pag po ikumpara nyo ang mga retiree po ng GSIS at SSS, eh baka po pagka nagkakape kayo, mapapansin niyo mas marami silang order kesa sa inyo. Kasi po, 21% po ang contribution rate of actual salary sa GSIS. Tayo po, 11%, magiging 12.5, pero based pa rin po sa ceiling na 20,000. So, ideal po yung sa GSIS eh. Kaya po sila pag nagretiro parang nagtatrabaho lang, tax-free pa po. Kasi masakit po yung naging pagtitipid nila nung panahon na po sila ay nagtatrabaho. Mabigat po yun eh, yung pong 9% na ikinakarga personally doon po sa empleyado. At ganun po ang
actual salary po ha. So kung kayo po ay sumasahod ng 50,000 sa GSIS, 21% po yun talaga para po sa retirement nila. So gusto po natin sa ganun tayo darating. Pero alam po natin, unti-unti po iyan. Yan. Marami pong salamat sa lahat po ng mga suporta. Mas kailangan pa po namin ng mas maraming suporta sa mga susunod na panahon para po maintindihan na ito po ay part of the Continuous Pension Reform Program of SSS at hindi po ito dahil lang sa nagbigay po ng pension tax. Hindi po ito po iyon. Kasama po ito ka senior citizen at no amrap sa mga senior citizens forum. So, they are using to pakailan. Ang sinabi po ni Pangulong Duterte, effectivity is January. So, umingi lang po kami ng mga 30 days para iayos po yung ID system namin. Tsaka po may banking arrangements eh. So, February po, asahan po nila sasama na po yan sa kanilang pension. Retroactive po. So, 2,000 po February ang kanilang matatanggap na additional benefit po. Ito si Senator Franklin Aguilon, illegal daw yung ginawa ng SSS sa pagbibigay ng karagdagan mo ng partial na pension doon sa mga senior citizen. Alam po ninyo, pag po yung mga nagsasabi po ng mga ganyan, pag po babalikan natin, sila rin naman po yung nagsusulong dati ng 2,000 pension increase, di ba? Pagkatapos po nun, sinasabi naman din po namin na mahihirapan po yung pondo at maibibigay naman po natin yan kung may additional funding. Yun naman po yung paliwanag natin dyan. Ngayon po, itong administration ngayon, kumanda po ng win-win solution. So, sinasabi po natin, tulungan po sana natin yung ating mga pensioners, pero at the same time, kaya nga po humingi kami ng ilang taon din para maipatupad yung panibagong 1,000. Kasi aminado naman po tayo, may mga reforma tayong gawin sa loob po ng SSS. At pagkatapos, meron din po tayo mga hinihinging tulong sa ating mga mababatas in terms of charter amendments. So yung pong hinihingi namin na breathing space, kumbaga, eh para din po yan sa maibigay natin yung additional benefit po na 1,000 by end of 2022 or pwede pong mas maaga. So hindi po namin malaman na kung saan po ba lalagay kasi babalikan po natin yung pong sabi nga po natin, no, yung pong social mandate ng SSS na to promote social justice. Katarungang panlipunan po para sa lahat. At bottom line, ang produkto po ng SSS is to provide meaningful benefits for its members and pensioners. So, yun po yung mandato ng SSS. Kumana po kami ng win-win solution to it. Ngayon po, sinasabi natin yung pong 32 billion na additional benefit for the 1,000 po ngayong taon na to, kaya pong i-absorb yan ng ating pong investment income at saka po yung ating contribution collection. Kukuha po tayo ng konti doon kasi po pinababayad po yun ng ating mga ibang benepisyo, no? So meron po tayo kasi ibang benepisyo, sickness, disability, paternity, funeral. Yun po, yung 32 billion na yan, magagaling pa rin po yan doon po sa ating current finance income, yung pong mag-generate natin revenue. Yung pong contribution rate hike, yan po ay gagamitin as investment reserve fund. Yan po ay pampalawak ng pong ating investable funds. Kasi po, yung investable funds, yun naman po ang iniaabang natin para po dun sa ating mga future members na sino po yung magpe-pension in the future. So, pampahaba po ng buhay. Kaya po malinaw na ito pong additional benefit, hindi po yan ang gagaling doon po sa contribution rate hike. Kasi nasabi po natin, no, kung po ibinigay na isulong po yung 2,000 pension increase, mababang karoting po yung SSS kasi wala naman po silang ibinigay na source of funding. Yun po yung hinihingi natin po noon. Ayan, magintindihan ako ni Congressman kasi mukhang papasok na po siya sa GSIS. So, ang SSS po kasi is private fund by nature. Ibig po sabihin, wala po ipinapasok. Ang pera po ng SSS, pera po ninyo yan. Di po ba? Stakeholders yan. Stakeholders po yan. So, inyo po yung pera na yan. Actually po, ang pinangamba namin nun, nung itinatry po nilang isulong yung 2,000 pension increase, pwede pong may maghabla
ng mga membro, kasi pera po nila yan. Bakit po ipinipilit yung ibigay? Sinasabi nga po ng SSS, hindi po namin kaya. Ngayon po, babalikan po natin yun. Gumawa po tayo ng solusyon. Yung pong 32 billion, kaya pong i-absorb yan ng ating investment income at ng contribution collection. Yung pong contribution rate hike by May pa naman po, 2017. Para po yan sa pagpapahaba ng pondo. Kaya po pag nakita ninyo, by May 2017, babalik po, ngayon po, 2042, yung pong buhay ng pondo natin. Kaya pong bayaran ng SSS lahat ng obligasyon nito until 2042. Hindi lamang po pension, marami po tayo, anim po ang benepisyo sa SSS. Pero po, pag po in-implement natin yun, hahaba yung buhay ng pondo hanggang 2040. So hindi naman po mangangamba din ang ating mga lolo't lola na may agam-agam naman din po sila na yung mga apo nila wala na pong magiging pensyon. So humana po tayo ng... Kaya nga po sabi ni Chair Dean Amado Valdez, ang hirap din. Kasi saan po ba kami lalagay? Pero ang kumakontra lang sa inyo ma, puro dilawan. Hindi lang yan, alam mo. Alam po niyo, tumulong naman din po sila sa amin. Jimmy, ikakulay ko lang yung assessment mo. No? Nag-save ng SSS sa Taracay-Squadra ni Chucky Arellano ay yung mga new management ng SSS. Without them, bankrupt yan. Panahon ni Chucky Arellano. Try to check your timeline. Hindi yan panahon ng dilaw. So we have to be wary about these things, no? Dahil hindi lang kumikibo yung management ng SSS, pero that's the truth about these things, na manipulate ang pera ng mga stakeholders, members ng SSS. Narinig ko po yung press conference sa Kanyang, na kung saan yung ating economic minister ang siyang tinatanong. Ang sabi niya, iba ang candidate Duterte sa presidenteng Duterte. Eh, maraming pumuna noon. Dahil parang hindi magandang pananalita yun. Siguro nag-a-agree kayo doon. Pero ang isang bagay na ni-raise niya doon ay ito. Ang kumpanya na SSS is a private fund na dapat gamitin ng maayos. At parang kayo ang bilang nasa management, kayo ang inaatasang to invest it wisely so that it can generate good the funds necessary to give the benefits to the members. Pero yung mga nakaraang mga administrasyon ay may mga allegations na marami kayong pinautang ng developer. Yan ba'y nasisingil ninyo? Yan ba'y ibig sabihin walang problema tayo dyan? Bigyan po tayong detalye po, no? Kasi po, investments po pinag-usapan natin. Example po dyan, yung National Home Mortgage Finance Corporation. So, meron po yan, alam po ni Sir Yan. So, meron kami yata mga singiling dyan na ilang milyon. Di po ba? Kasi yun po yung mga, may mga members po na hindi, na umutang sa SSS pagkatapos hindi po nabayaran. Pero may guarantee po ng National Home Mortgage. So ang sinabi po ngayon, ang direction po ng pamunuan ay solusyonan niya. Ang mangyayari po, yung pong mga magulang na hindi nakapagbayad, bibigyan po sila ng option na yung kanilang mga anak ang sasalo na po ng kanilang bayarin sa SSS para po maging kanila din yung bahay. Kasi po, karaniwan o karamihan doon po sa may mga may-ari po ng mga nailit na bahay ay para din po, ay mga SSS members na po namin ngayon kasi mga kinatanda ang utang po. So in the same, yun po, yun yung para mga sample ng direksyon po ng kasalukuyang administrasyon na iniisa-isa po talaga. At sa taas po ang simula ng kanilang paghingi ng tulong. Balikan ko po, no? Doon po sa statement ni Pangulong Duterte, sinabi po niya na meron siyang mga executive orders na i-issue para po tulungan din kami sa aming pong koleksyon ng mga ganyan, yung pong mga sa dapat namin koleksyonin for investments, yung pong mga employers na hindi po nagbabayad. So meron po tayong mga ganong inaasahang tulong din mula po sa executive branch. At pagkatapos naman po, sa ating mga pambabatas, meron din naman po. Balikan ko lang po yung sa economic managers natin. Alam mo, kasama po sila, pinapasalamatan po sila ng SSS dahil po
sila naman po yung nagpakita po ng malaking impact na hindi lamang po pala ang SSS, dahil nga po, tama po kayo doon, garansya po siya ng gobyerno, hindi lamang po ang impact na kapag sobrang mataas ang benepisyo na hindi kakayanin ng pondo, ito po ay may impact sa ating pong buong bansa. Ang sabi nga po, di po ba, hindi po ako ekonomista eh. Baka po may ekonomista rito. Ang tawag po nila, International Credit Rating. So, hindi ko na po pa nag-google kung ano po yung malalim pa na ibig sabihin po ng International Credit Rating. Pero yung pong ganun pa ng klase ng pananaw ng ekonomista, kailangan din po natin yan. Para po kinakatok din tayo na ang ating pong pagpatakbo ng SSS ay hindi lamang po pala para sa ating sarili. Meron po pala mas malawak na pananaw about it. Kasi isang pamamaraan ng ating government na yung may nagbibigay tayo ng sovereign guarantee niya sa mga tinatawag nilang oligarch. Di ba? Ito, makikinabang ito sa mga sovereign guarantee yung nasa taas na level ng ating lipunan. Ngayon, itong mismong SSS na ang beneficiaryo nito, karamihan mahihira, bakit hindi bigyan ng gobyerno ng parang sovereign guarantee? Pag hindi na nakaya ng SSS, papasok ang gobyerno to augment. Tama ko kayo doon. Pero di po ba sinabi yan ng ating Pangulong Duterte na sa tingin po niya hindi po patas na kakanggahin ng mga nagbubuwis na hindi naman po miyembro ng SSS. Kasi hindi naman po lahat miyembro ng SSS, ano po, yung pong karagdagang benepisyo para sa mga miyembro nito. Hanggat maaari po, bilang kami po ay trustees ng inyong pondo, gusto po natin patakbuhin siya ng tama at pahabain po yung pondo. Never po in the history of SSS na umasa po tayo sa gobyerno at we're kind of happy with that. Bakit po? Kasi huwag na po tayo naman yung po sa kapulisan. Di po ba? Yung pension system po ng kapulisan. Dahil hindi po siya na maayos na nahawakan, pumipila po sila sa national government. Meron po kami nare-receive ng mga report na pumipila, na de-delay yung pong pension. Ano naman po natin mangyari yun? Sa atin po mga pensioner ngayon, makakapagpatotoo sila na monthly po nakikredit ang inyong pong pension. Minsan mas maaga pa. Yung tatay ko natutuwa siya. Parang hindi pa raw niya birthday, pero natatanggap niya na. So yung pong mga ganon, yung tayo po sama-sama, alagaan po natin yung pondo natin. Ano po ma'am, curious lang po ako kasi marami po nagpapatanong. Di ba po ang mga naghuhulog, iba-iba naman po ang presyo nila. Ngayon, yung po bang additional compensation na matatanggap nila, ay bakit hindi po yata base dun sa magkano yung naihulog, di ba yung mga ganon? So marami po parang nagkakaroon po ng misleading sa inyong part kasi maganda yung intention pero ang dating sa tao, iba po. At pangalawa po, para pong kulang tayo sa information campaign hinggil dun sa kasi tinitira ho ang pamunuan ng SSS dahil dun sa malaking benepisyo nakuha ng mga nasa loob ng SSS. Whereas, bakit yung para sa mga senior o sa mga sinasabi nga po natin dapat tumanggap daw na mga naghulog, na iba-iba naman yung hulog na presyo, ay parang hindi daw po angkop dun sa balitang natatanggap nila. Ang computation po ng benepisyo ng SSS pati po yan sa batas. So, babalikan po natin yung batas. Dalawa po ang tinitingnan pag po nagko-compute ng benefits sa SSS. Monthly salary credit at yung pong years of credit and service. Ibig sabihin, pag po nakita niyo monthly salary credit, kung saan po yung inyong pinag-uhulagan. Ay, si ma'am, naiintindihan. Minsan po, napaka-technical, ang hirap yung paliwanag po. So, yung iba po, nag-uhulog under the monthly salary credit of 10,000, yung isa po, 12,000, maximum po, 16,000. Kaya, halimbawa, si Sir, mukhang hindi siya sumasahod naman ng 16,000. Pero kung mag-uhulog siya sa SSS, mas mukhang mas malaki sahod ni Sir, sa 16,000 lang po. So, talaga po magiging iba ang ating pong, iba't iba po ang ating matatanggap na benepisyo, na computation. Yung pong MSC na yon, ang basihan po ng computation ng benefits, hindi naman po pensyon. Sickness, maternity, disability. So, kaya po sinasabi natin, kung mas mataas po yung pinaghuhulugan ninyong monthly salary credit,
mas mataas po yung computation ng inyong benefits na nakita po din yan ni Pangulong Duterte. Kasi po, itinaas niya eh. Kasabay pong itinaas niya yung contribution rate ng 1.5%, tinaas niya po yung monthly salary credit ng from 16,000 to 20,000. So yung pong mga maghuhulog sa 17, 18, 19, 20, asahan po ninyo, you have about 25% increase in benefits when the country rate hike. Tama po, di po ba? So, yun po yun eh. Kaya po iba-iba. Okay, doon po tayo sa pangalawang tanong. Balikan po natin yung sahod ng SSS, no? Wala pong ibinibigay na above board ang SSS. Kasi kung hindi po, kuha po tayo niyan. Meron po tayong, meron pong itinatag nung nakarang administrasyon, Republic Act 8504, Governance Commission for GOCCs. Yan. Na nagsasabi po na ang compensation ng mga taga-GOCC ay minomonitor na nila. At alam niyo po, yung din pinag-uusapang bonus, yun po ay performance-based bonus. Na lahat naman po ng ahensya ng pamahalaan ay kaya sa pribadong sektor. Meron po yan. Pero may pirmahan po yan. May pirmahan po yan sa simula ng taon. O ilan ba ang magiging collection target ninyo? Ano ba ang customer satisfaction rating ninyo at the end of the year? So yung pong lahat ng yun, in terms of investment income, magkano ba ang target ninyo? Pag po hindi ninyo nakuha at the end of the year, yung pong 90% ng pinirmahan po ninyong kontrato or performance scorecard, wala pong bonus. Baligan ko na pa rin po, bakit malaki? Si Congressman, papasok ng GSIS, mas malaki po sa ako nila. Ayun. Ito lang. Oh, malaki talaga sa GSIS, ha? Opo. Oh, opo. Laki! Mas masaya. Dabay-dabay na po ito, Congressman. Okay, sila. Okay, ito po. Balikan po natin yung sahod, no? Sahod po. Ang SSS po ninyo ay 487 billion total assets sa ngayon. Lili. Gusto niyo po ba na ang kompetisyon po ng hiring sa SSS sa ngayon ay mula sa banking industry, sa financial institution, sa mga insurance companies. Meron ba ditong may alam ng sweldo ng mga taga-banko? Makikita po ninyo yung, na malaking disparity. Huwag na tayong lumayo. Doon po sa COA report na tinitingnan po ng ating yung mga inilabas na sahod na alam niyo po, hindi nila nilagay doon na annual yon. Annual po yung mga nalalagay na sahod na yun. Akala po ng iba kasi buwanan. Buwanan na 4 million. Eh, saan po bang institusyon makakapasok ng ganyan? Pero just the same po, no, sinasabi po natin, yung pong pondo ang laki. Gusto po natin kumuha ng investment people na kayang alagaan po yung pondo. May actuary po na tumitingin po sa benepisyo, contribution. Mahirap po hanapin po ang mga tao na ito. Konting elaboration lang ho tungkol doon sa investment kasi nasabi nga ng Pangulo na ang panggagalingan ay doon sa contributions at saka you are revisiting yung investment and nabanggit po yata doon and I'm glad that it was mentioned na mukhang pupuntahan po yata yung mga utilities. Kasi para ho sa amin, ito ay magiging maganda dahil yung isa hong sector ng utilities, lalo na yung infrastructure investments ng gobyerno na talagang pinatataas ngayon, ay magiging golden area of investment. Ano po? And if ang ibig sabihin nito, ang gobyerno ay magbibigay ng priority sa SSS investments in those area, in those areas, that means it's very significant for us. Ito po ay may relation sa utilities po. Kasi katulad po ng kuryente na napapag-usapan, tubig at saka transportation, sa kaso po ng Meralco, ang earnings nila sa third regulatory period mabot po sa 71 billion. Considering po na si Salim ang may-ari niyan, majority of the 71 billion went to Indonesia. So, short of renationalizing the utilities, medyo significant step na rin kung ang magkakaroon ng ownership position is a mass-based institution like SSS. So, sa tingin ko po, I hope that medyo solid na direction yan
firm ang direction, there will be elaboration. It will be very clear to us na ganun na nga ang mangyayari. Yung mga tollways, which are also owned by the Indonesians, kung ang excessive profits dyan ay imbis na pupunta sa Indonesia, pumunta sa common na tao through the facility ng SSS, I think it's a double benefit. It's multiple benefits for everybody. At ang nakaisip po ng idea na yan, ay yung pong kasalukuyang chairman namin, si Dean Amado Valdez. Kasi po nag-benchmark siya doon pong sa mga Canadian pension funds. Nakita po niya, halimbawa po yung Ontario Teachers Pension Fund. Sila po pala may direct capital infusion doon pong sa mga airport, sa mga toll roads. Ang sabi po, ang pagtingin po, renationalizing, no? Yeah. So, ganun po tumingin din yung aming bagong chair, no? Na yung pong pride in ownership of these toll roads, of these airports, na ikaw, sariling atin. Tama po kayo dyan. Una, kung magiging excessive din lang naman ang profits, it might as well be excessive for us. Secondly, if you're going to take a management position, you have a say on management, I suppose that you will dictate the downspeed or the downgrading or the right pricing of the services. Kung ating mga pensyon, asahan po ninyo yung dagdag. Siyempre kasama tayo sa kasiyahan ng ating mga lolo at lola. Simula ko na sa tatay ko, nating umaga, ina-argumento ko. Oo, inaabangan na po. Salamat po. Sa February po, ay papasok na po yan sa inyong account. So, 2,000 po sa February. Magkakaroon po kayo ng additional benefit na 2,000 sa February. Tapos, buwan-buwan po, may dagdag na po kayong 1,000. Oo, panawagan po naman po dun sa ating mga actively paying members. Ayan, nakikita ko sila, Madam sa likod, yung ating mga kasama dito na nagsisilbi. Alam ninyo, karaniwan po sa kasi kayo naguhulog sa SSS sa halagang 10,000 pesos. Yun po yung minimum wage, ano po, no? Alam po ninyo, magiging dagdag lamang po doon sa 10,000 pesos dahil 1.5% po yun. Para mas maintindihan po, no, 150 pesos po iyon paghahatian po ng employer at saka ng employee. So, yung pong 75 pesos lang po iyon, pero yun po ay pagiging po para sa inyong pagre-retiro pagdating ng araw. Yun lang po, marami. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan kang karot.